Magandang araw mga kaibon, welcome back to my YouTube channel. So, bago pa lang sa YouTube channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-ring yung notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang video. So, ngayong araw mga kaibon, ang pag-uusapan natin or ang topic natin ngayong araw ay paano nga ba natin malalaman o masasabing banded pair na yung ating mga alagang ibon, no? So, pag-uusapan natin at sasabihin ko sa inyo yung mga katangian at behavior na dapat tinataglay ng ating mga alagang ibon para masabi natin sila ay banded pair na mga kaibon. So, kung gusto nyong malaman ang mga yan ay tapusin yung video na to hanggang dulo. Sa ating pinaka-topic, no? So, sasabihin ko na sa inyo yung mga katangian or behavior na dapat tinataglay ng ating mga banded pair, mga kaibon. So, una-una mga kaibon, dapat sila ay lagi nang magkatabi sa kulungan or sa kahit saan kulungan yan, fly cage, double cage, o kahit saan, basta sinagsamat ninyo sila at lagi na silang magkatabi, no? So, magpapakita ko ng video or sample para malaman nyo kung anong itsura nung sinasabi ko sa inyo laging magkatabi sila. Ito mga kaibon, isang sample ng banded pair. Ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat lagi na silang magkatabi. Yan mga kaibon. No? Kung mapapansin nyo, magkadikit sila palagi. No? So, hindi natin masasabing banded pair na sila pag hindi sila nagdidikit palagi. Dahil pag hindi sila nakapagdikit sa isa't isa, hindi pa yun banded. No? Pag nagkadikit kasi yan at hindi na nag-aaway, yun ang masasabi nating banded pair, no? So, punta pa tayo sa ibang banded pair, mga kaibon. Yan, eto mga kaibon, isa pa tong banded pair, no? Ayan, ganito rin yung isa pang katangian, no? Basta, nakakapagdikit na sila at hindi na sila nag-aaway pag sila ay magkatabi. Napakalaking tulong yan para masabi nating banded na yung ating mga alaga. So, meron pa tayo dito. Ayan, no? Tingnan nyo naman mga kaibon. Ayan. Ito, mga katangian ng banded pair. Laging magkadikit. So, pag lagi silang magkasama, tumataas yung kanilang bonding sa isa't isa, mga kaibon. At doon natin masasabing sila ay talagang banded pair na. Ito, mga kaibon, ang isa pang katangian ng banded pair. So, nagsusubuan na sila, no? So, pag nagsusubuan na sila, iyon ay isang magandang katangian ng banded pair dahil sure na tayo na banded sila dahil nagsusubuan na sila, no? Yung pagsusubuan kasi na yan, yun yung nagpapaigting or nagpapatibay ng kanilang bonding, no? So, kung pag nakikita natin yung mga ibon natin na ganyan, sure na yan mga kaibon, sila ay banded na. Yan, no? So, yan yung babantayan natin palagi. So, eto na nga mga kaibon, yung sinasabi ko pang isa pang katangian ng mga banded pair, no? Sila yung nagkukutuhan. No, ayan mga kaibon. Sweet na sila mga kaibon, nagkukutuhan na yan. Pag napapansin na natin, nagkukutuhan na sila. Ayan, no? Tsaka nagsusubuan mga kaibon. Ayan, legit na banded pair na yan. Ayan mga kaibon, no? So, papansin ninyo kasi yung mga hen ay talagang matatapang. So, pag yung cock nakakalapit na ng ganyan at nakukutuhan niya yung hen, eh malaking tulong na yan mga kaibon dahil sure na natin na banded na yan at yung hen ay palagay na dun sa ating cock, no? Ayan mga kaibon. Isa pa mga kaibon is yung sabay na silang kumakain. Gaya nito mga kaibon. Dahil nga sobrang sungit na mga hen, hindi natin madalas makikita na nagsasabay silang kumain, no? Yun hen nga kasi at talagang territorial, no? Pero pag nakita na natin silang nagsasabay kumain, kagaya ng mga to, sure yan mga kaibon, mga banded na yan. Ayan. Tignan mo, lagi silang magkatabi, nagkukutuhan. Ayan mga kaibon. Yun yung tatandaan natin. So, eto mga kaibon, yung isa pang katangian dapat ng mga banded pair. So, eto yung pinakamagandang titignan nyo, which is yung hen or yung cock
kahit saan sa kanila ay ano na, active na sila or nagkakaroon na sila ng activity na close na sa mating. So, kung makikita nyo dito sa ating video, yung hen natin ay dumidipa na, pero yung cock ay hindi pa siya masyadong pinapatungan. So, yan naman talaga ang behavior dahil nga hindi yan papatong yung cock dyan dahil wala sila sa breeding cage at wala pang nest box, no? Kasi hindi sila nagbe-breed or nag-egg pag wala silang nest box, mga kaibon. So, pag may nakita na tayong ganito, ito ay legit na banded pair na at pwede na natin tong isa lang sa breeding. So, or ilipat sa breeding cage, mga kaibon. So, ayan makita nyo, mga kaibon, no? Talagang yung hen ay ready to breed na. Kaya nga, sabi ko kanina, dapat ang mga banded pair, para malaman natin, dapat sila ay matured, sure tayo sa gender, at ayan nga mga kaibon, no? Sure yan sa gender, hen at cock yan, at matured na sila, no? So, kailangan sure natin yon para masasabi talaga natin silang banded pair dahil nagpapares nga ang parehas na gender. So, yun yung lagi nating tatandaan, mga kaibon. So, eto pa mga kaibon, yung isang katangian ng mga banded pair. So, paggabi mga kaibon, mapapansin nyo, sila ay magkatabi na lagi sa cage, no? Or sa perch. Kahit saan sila, eto, magkatabi sila sa pairing box, no? So, dito naman, magkatabi na sa perch. So, ang banded pair talaga ay laging magkatabi na, mga kaibon. Kasi kung hindi yan banded pair, aawayin nung hen yung cock. So, hindi sila lagi magtatabi. Pero pag nakikita na nating nagtatabi na sila tuwing gabi, mga kaibon, magandang senyales na yon. At maaari na rin nating sabihin na sila ay banded pair na, mga kaibon, no? So, lagi nyo yan tatandaan, mga kaibon. So, ayun lang mga kaibon, yung napaka-simpleng mga tips ko sa inyo para malaman kung banded pair na yung ating mga alagang ibon, no? So, uulitin ko ulit yung mga sinabi ko kanina. So, unang-una mga kaibon, dapat sila ay palagi nang magkatabi sa perch o kahit saan mang parte ng cage. Basta dapat sila ay lagi magkatabi na, no? Yun yung number one. So, pangalawa mga kaibon, sila ay nagpukutuhan na, no? Yung mapapansin nyo yung bonding nila is yung pagpukutuhan sa isa't isa. Yun yung pangalawa mga kaibon. Pangatlo is yung nagsasabay silang kumain sa mga kainan nila. So dahil alam nga natin yung mga hen ay masyadong masungit at territorial, pag nakakita na natin sila ay sabay kumakain, yun ay isang sign na sila ay bonded na. So pangalima mga kaibon, pag sila ay nagsusubuan na. So yun yung pinakamagandang sinyalis. Pag nakita nyo silang nagsusubuan na. So yun yung para sa akin pinadabes dahil dun talaga natin masasabi na sila ay banded na, no? So bakit nga ba importanteng malaman natin kung banded na yung ating mga alagang ibon? So importanteng malaman yon dahil dun natin ibabase kung pwede na natin silang isalang for breeding, mga kaibon. So eto, yung mga ibon natin na to, pinagpapares natin, no? So ngayon, alam natin sila ay banded na, pwede na natin silang isalang. So tungkol doon yung next nating video, kaya abangan nyo yun mga kaibon, no? So ayun nga, note ko lang, dapat yung mga pinagbaband nyo ay pareho ng edad. Hindi naman sobrang pareho, basta pareho silang mature. At isa pa mga kaibon, dapat sure kayo sa gender, no? Dahil kasi meron mga ibon, nagbaband sila kahit parehas sila ng gender, no? So maganda, sure yung mga gender ng mga ibon, tapos dun nyo i-observe pag nagbaband na sila. Kasi baka hindi nyo sure tapos nagband, isa lang nyo sa breeding, maghihintay lang kayo ng matagal doon at masasayang yung paghihintay nyo, no? So napaka-importante na alam nyo rin yung gender bago nyo isalang sa breeding, mga kaibon. So ayun nga lang mga kaibon para sa araw na to. Sana ay may natutunan at nag-enjoy kayo sa ating video ngayong araw. Huwag nyo kalimutan, i-like at i-follow ang ating Facebook page na yan. So pwede kayo dyan mag-message, magtanong kung anong tanong nyo sa ibon at gusto nyo mag-shoutout or meron kayo mga suggestion na topic. So i-message nyo lang ako dyan at sinasagot ko naman yung mga nag-message dyan, mga kaibon. So, yun lang mga kaibon. Like, share, and subscribe. At, ingat mga kaibon. Keep safe. God bless. Hanggang sa muli.